So, ang game. Eto na. Unang picture. Ay! Ay, naka-headphone ba ako dyan? Yes! Grabe, 14K. Sa naalala ko, dahil yung dalawa kong kasama. Yung eyeshadow ko dyan, parang isang buo pa eh. So, as in, hanggang 80s, taas talaga. Oo, 80s to 90s pa yan. And yun yung unang grupo ko na sinalihan na naging career ko. Na hindi ko akalaing career pala siya, na trabaho na siya. Yes. Ate, siyempre nung ganyan ng edad mo, 8 years old ka nung pumasok ka ng 14K. Mm-mm. Pangarap mo ba talaga na maging kabilang ng industriya ng show business? O ano ang totoong pangarap ni Jolina Magdangal? Dati talaga, ito, ewan ko, siguro ang daming beses ko na kunento to. Nung bata talaga ako, sa natatandaan ko, hindi ko iniisip na gusto kong mag-artista. Pero, mahilig akong mag-ano, yung mag-concert-concert sa bahay, na ako lang ah. Halimbawa, walang tao sa bahay, or nasa taas sila, pupunta ako sa sala. Lahat ng mga mani-manika namin, lalagay ko dun sa couch. Tapos kunyari yun yung audience ko. Tapos, di ba dati, pag napapanood mo yung mga artista, sinasabitan ng sampagita, ang basehan. Ang basehan ng kanilang fame ay kung gaano kataas yung sampagita nilang, grabe na. Yung mga accessories na mami ko na beads, sinasabit ko sa sarili ko, tapos hello, sige, ganun-ganun ako. Tapos kakanta ko sa salamin, sa kama, yung ganyan, mga uso pa nun, Debbie Gibson, Electric Youth, sinasayo ko. Pero hindi ko talaga inisip na, lalabas din ako dyan balang araw. Hindi ako na ganun, basta gusto ko lang mag-perform. Pero pag pinapakanta na ako ng lolo ko, ayoko, nahihiya ako. Nahihiya talaga ako, pero pag wala sila, sumali ako sa contest mag-isa sa barangay namin. Tapos nanalo ako ng third prize, 75 pesos. Sabi tuloy ng mami ko, saan mo kinupit to? Sabi ko, hindi ko po kinupit. Nagsumali ako. Wala akong particular talaga na dream na eto talaga. Ganun. Basta gusto ko lang maging magaan yung buhay namin, tsaka mabili ko yung mga yung kapatid ko ng mga laruan na gusto niya. Ah, di ba? Lahat naman ata ganun eh. Pagbata ka, gusto mo para sa kapatid mo, yes, maging maganda ang buhay, di ba? Dahil ito ang maganda ang buhay. Eto, next photo tayo. Ay, ito. Ito ang TV na to. Ang TV, Payong Kaibigan. Kung may hawak akong sulat dyan. Ayan, Payong Kaibigan. Ito, ang TV din to. Yes, ang TV news. Tapos ito yung pag kumakanta kami every day. Apat kami. Tapos pag Friday, parang ini-edit-edit na lang yun na parang medley kaming apat. Ate, paano napasok sa ang TV? Last performance ng buong 14K, nag-guest kami sa Ryan Musikahan. Kanta-kanta kami doon. Tapos bumisita doon si Mr. M tsaka si Tita Mariol. Sumilip. Oo, naaalala ko pa dati talaga. Talagang nakatingin ako sa kanila kasi ang tatangkad nila, di ba? Ang tatangkad nilang mga tao. Sabi ko, ang tatangkad nito. Tapos, yun na, sabi namin, okay, wala pang tawag, ano na ba yung gagawin sa grupo? Pumunta kami dun sa office ng management namin. Kasi may mga kukuni pa kaming cheque. So, kukuni na po namin yung ganyan. Tapos, may isang sekretary dun na nagsabi, nagpunta na po ba kayo ng ABS? Sabi ng mami ko, bakit? Ay, may pa-audition po. Pinapapunta po kayo ni Mr. M. Sabi namin, hindi, kailan yan? Bukas po. Agad-agad na naman. Oo, edi agad-agad, bukas. Pagdating doon, last screening. Last screening na, tapos yung iba, alam ko, sure na nakuha na doon. Kumbaga, titignan na lang ulit pagsama-sama na. Ang pinagawa sa akin sa audition, ang kinanta ko rin doon, Part of Your World. Ang ginawa, tapos ang pinagawa lang doon, parang anong animal ka, anong gagawin mo, or sayaw ka nga, yung ganyan. Pero nung mga time na yun, nakita ko na sina Claudine, sina Gio, sina Gila, sina Rosel, nandun na. Ang kasabay ko na nag-audition yata noon, si Marnie, yung kasama ko sa news. Tapos yun, di, sabi lang, o sige, tatawagan na lang. Pero yung last screening na pala na yun, parang sure ball na yun. Hindi ako kakanta. Akala nyo kakanta ako, no? Nandito ako para sa ating kampayong kaibigan. Okay? Ang unang letter natin na babasahin ay nanggaling kay Cheryl Paner ng Pardos, Cebu City! 4:30 na ang TV na! Paano yung nge, ate? Nge! O, oh, diba ganon? Oh, diba? Kailangan may taas ng puwet. Nge! Sobrang enjoy ang TV. Yan yung siguro part din ng teenager life ko na hindi ko makakalimutan. Kasi ang daming na-train sa amin dyan ni Mr. M. Like, sa pagkanta, sa pagsayaw, meron siyang mga kinuhang trainer para sa amin. Tapos yung skit. Pina-feel lang sa amin nung time na yun, parang laro. Pero siguro, nung mga parang talagang
bumubongga niya ang TV, doon na namin nararamdaman na work. Kasi parang yun na, ang dami na namin ginigestan, tapos may mga iba na rin kami ginagawa, ang dami na namin pinupuntahan. Pero ako kasi, ini-enjoy ko. Kapag so, lumalabas kayo sa school ninyo, ate, ay, di ba nasa ang TV? May oo, may mga letters na rin na dumadating, may mga fan mails na dumadating. Tapos, pag yun, pag lumalabas, parang may mga nag-hi hello, nagpapapicture na. So, okay, artista na nga. Grabe ha, ate, yung bangs mo talaga. Yeah. Consistent. Ay, nako, alam mo yung bangs na yan. Pinagkakitaan ko yan. Pinagkakitaan ko yan siguro mga 2 decades. Wow. 2 dekada. So, that's 20 years. Kasi, ewan ko, parang nung time din na yun, hindi ko alam kung may nagsabi sa akin na huwag ako magupit ng bangs o ako lang, o gusto ko may bangs. Parang sa amin, parang naging signature ko yung bangs na hindi ko sinasadya. Kaya hindi ko na rin binago. Kasi iba, di ba? Talagang pakita yung buo. Oo. Kasi nagbabangs lang kapag malapad yun, no? Eh, sa'yo, ang lit-lit naman ng noo mo. Tas... Hindi, medyo nahihiya rin ako sa noo ko, pero hindi ko iniisip nung time na yun. Basta nung time na yun, nilagyan lang ako ng bangs. Tapos parang na-enjoy ko na siya na pag umahaba na, ako nagugupit mag-isa. Ako nagme-maintain, inaalagaan ko siya ng bongga. Wow. Parang, bongga yung nagme-maintain? Parang may garden na. Uy, totoo yun. Meron ako lagi mga rollers. Pag walang take, naka-roller siya. Tapos pag tatanggalin na, gaganunin mo lang. Tapos yun na, bangs na ulit siya. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito niyong artista.